Nice day ngayong araw dahil may bumisita na naman dito sa studio natin para magpatato. Kaya niready na natin yung mga kailangan natin gamitin. Si Sir pala ay magpapatato sa kanyang balikat. Pero nagbago kagad yung isip niya. Kaya agad-agad tayo uli nag-stencil. Dahil yung unang napili niya ay medyo maliit daw, kaya gusto niyang baguhin at gusto niya ay medyo malaki na. Buti na nga lang din at hindi ganun kalaki yung ni-stencil natin. Kasi kung sakaling malaki ay nako, mapapakamot ka talaga sa ulo. Yung napili niyang design ay ayaw niya kagad. Mabago-bago ng isip at buti na nga lang din, nakapag-decide na rin siya. Ayun na nga lang daw yung gawin namin at sigurado na daw siya. Pero hindi rin ako sigurado kung sigurado na ba talaga siya sa ipapatato niya. Dahil ay ang ipapatato niya ay pangalan ng girlfriend niya. May naamoy na naman akong gagawin ko na cover up. Grabe naman siya, judgmental. Siguro dahil ipinatatunan niya yan ay wala nang hiwala yan. Kaya ano pa bang gagawin? Umpisahan na natin. Nang sa ganun ay hindi pa magbago yung isip. Pangalan nga daw yan ng girlfriend niya at apelido. Medyo nga sinusum natin para hindi nga daw makita yung pinakapangalan at apelido. Hindi ako sure kung proud ba talaga siya na ipapatato niya yan. Pero tingin ko naman ay proud talaga siya dyan. Ayaw niya lang siguro pakita kagad para pa-suspense. Baka siguro kasi pag nakita yan ng girlfriend niya at maghiwalay sila kagad. Baka kasi siya lang yung nakakaalam na girlfriend niya pala yun. Girlfriend niya talaga yan. Pero dahil ayaw niya pakita yung mismong pangalan at apelido, babaguhin na lang muna natin yung kwento. Ito pala ay hango sa dalawang magkasintahan na nagmamahalan. Tunay na nagmamahalan at sila lang yung nakakaalam. Kaya ito pinatato ng isang misteryosong makisig at malakas na prinsip na galing pa sa Karian na nagtatago sa pangalang Tikboy Tikas. Guhi mo naman yung pangalan, parang hindi naman tugma. Okay na yan at maiba lang yung kwento. Si Prinsipe ay galing pa sa malayong Kaharian dahil siya'y umibig sa isang prinsesa na isipan niya ito ay ilagda sa kanyang balat o iborda. Dahil sa isang magandang prinsesa ay agad-agad niyang naibigan. Kaya'y pangalan ay hindi makalimot-limutan. Kaya naisip at naibig niya itong ipatato. Kahit malayo ay sa balat niya ay hindi natulilisan. Malabo nang magkalayo at kung sakaling magkalayo, cover up. May ko-cover up na naman tayo kung sakaling magkalayo. Pero para pala sa mga babalak o kaya gustong magpatato ng pangalan ng kanilang girlfriend, asawa, at kung ano pa ba tawag nyo sa mga taong mahal nyo, huwag kayo masyado maniniwala sa kasabihan na maghihiwalay daw pag pinatato na yung pangalan. Wala naman talagang tunay o analysis sa ganung mga bagay. Kapag pinatato mo na yung pangalan ng girlfriend mo o asawa mo ay maghihiwalay kayo. Wala talaga yun sa ganun. Pinakakatotohanan talaga dun. Pag ikaw si Raulo, pag siya si Raulo, maghihiwalay talaga kayo. Magawa nyo man yan ipatato o hindi, talagang maghihiwalay kayo. May nagtitinda pa ng balot oh. Napadaan na lang, sumangayon pa. Kaya nakakatuwa lang din yung mga nagpapatato ng mga gantong bagay na talagang napapatunayan o pinapatunayan talaga nila na mahal nila o minamahal talaga nila yung mga mahal nila sa buhay. Yung girlfriend nila o tinuturing na nilang asawa. Kaya believe talaga tayo dyan sa mga nagpapatato ng mga pangalan ng mga mahal nila sa buhay. Kaya ikaw, kung mahal mo, ipatato mo na. Huwag ka na magdalawang isip pa gaya ni Sir. Ayun na nga din, highlights na nga lang din tayo. Ayun na nga rin yung kinalabasan sa tattoo natin kay Sir. Bula-bulaan na nga lang din natin. Dahil sa ayaw ni Sir ipakita yung tattoo niya, ang nga gawa natin, hindi na natin sasama yung apelido. Kaya para sa tattoo ni Sir, nice!